ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka o puspos ng grasya, suma sa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganak ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa Angkaniyakob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito, gayong hindi ako ginalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at dilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog, wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Magtatayo ka ba ng bahay? Ikaw ba ay magtatayo ng bahay na aking titirahan? Ito ang katanungan ni Yahweh kay Haring David na maririnig natin sa unang pagbasa. At ito rin ang tanong na ibinubulong ng Diyos sa ating puso habang pinaghahandaan natin ang pagdirimang ng Pasko ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak. Sa simula't simula pa, ipinakita na ni Yahweh ang kanyang katapatan at pagkalinga kay David. Mula sa isang batang pastol, tinulungan siya ni Yahweh upang maging pinuno ng kanyang bayang Israel. Kung kaya't ninais ni David na gantihan ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng matibay na tirahan para sa kanya. Nakatira ako ngayon sa isang bahay na sedro pero nasa tolda lamang ang kaban ng Diyos. Ngunit tingid sa kaalaman ni David, higit ang kabutihang ninanais ng Diyos. Ninais siyang dalhin ang tao sa kanyang tahanan, sa buhay na walang hanggan. Tulad ng mga Israelita na nagpalibot-libot sa ilang noong kapanahon na ni Moises dahil sa kanilang kahambugan. Ang sangkatauhan na nagmatigas ng puso at lumihis ng landas dahil sa kasalanan ay tila nawalan ng tahanan. Subalit dahil sa wagas na pag-ibig ni Yahweh, isinakatuparan niya ang kanyang ninanais para sa sangkatauhan. Ang pagdadalang tao ni Maria kay Jesus ang hudyat ng pagsasakatuparan ng ninanais ng Ama na dalhin ang tao sa kanyang tahanan. At kinailangan ng Ama ang pagsang-ayon ng tao sa kanyang nais. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ayon nga kay San Agustin ng Hippo, ang sa ating lumikha ng walang tulong natin ay hindi maliligtas kung walang pagsang-ayon natin. Ipinakita ni Maria na ang sangkatauhan ay may kakayahang bumalik sa tahanan ng Ama, magkamit ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan niya na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang unang hakbang upang makamit ito. Kung kaya't hindi nakapagtataka na sa pagtanda ni Jesus, kanyang kinilala ang kanyang ina, hindi sa pamamagitan ng biolohikal na relasyon. Kinilala niya si Maria sa espiritwal nitong kaugnayan sa kanya. Ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito, sila ang aking ina at aking mga kapatid. Sa pagdadalang tao ni Maria kay Jesus, muling itinatanong ng Diyos sa tao ang kanyang katanungan kay David. Ikaw ba ay magtatayo ng bahay na aking titira? At ipinakita ni Lucas ang kabiliguan ng katanungang ito sa buhay ni Jesus. Ang kawalan niya ng tahanan upang mangibabaw ang tunay na tahanan na inihanda ng Ama.
si Jesus ay isinilang kahit na walang lugar para sa kanya sa bahay. Katulad ng sinasabi niya, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ang anak ng tao ay wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Ginawa ito ni Jesus upang patunayan sa atin na may mas mahalagang tahanan na naghihintay sa atin at makakamit natin ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad ng kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama na nagkaroon ng kaganapan at pagwawakas ng kanyang buhay sa krus.